Hello Mga Spark, kamusta kayo? Sa dagdag ng Mga Spark, pag-uusapan naman po natin ng ang mga sikreto para kabahan ang lalaki na mawala ka. At kung handa na kayong lahat, may magsura po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sikreto para kabahan ang lalaki na mawala ka is matutong umiwas kapag mali na ang ginagawa sa iyo. Mas mo dyan ang unang bagay na dapat yung malamak, dapat yung panindigan sa inyong mga sarili kapag mali na ang ginagawa sa inyong partner mo, dapat matuto kang umiwas. Yes, mouse part, upang ang isang lalaki mapaisip-isip naman sa kanya mga ginagawa tungkol sa iyo. Kaya hindi yan nakaka-realize sa mga pagkakamali niya kasi ginagawa ka na nga ng mali, nandiyan ka pa rin, nagpapakamakir ka. At ikaw pa yung mismo nagpapakita ng kabaliwan at ikaw pa yung mismo yung naghahabol. Para bang mauubusan ka ng lalaki, para bang ibang wala na bang lalaki sa mundo? Okay lang sa'yo kahit na sinasaktan ka, lahi ka naloloko, lahi kang pinapaiyak, yung damdamin mo bugbog na sa hinanakit dahil sa kanya, tapos ikaw nagpapakamartir pa rin. Akala mo wala nang ibang lalaki sa mundo, ka-inspired, umayos ka, pahalagahan mo ang sarili mo. Dapat respetuhin mong sarili mo. Huwag mong hayaan na palagi ka nalang niloloko, huwag mong hayaan na palagi ka nalang sinasaktan, pinagsasalitaan ng masama, matuto kang umiwas kapag sobra na ang ginagawa sa iyong ganyan. Bakit? Dahil kay inspired kapag ginawa mo yan, pinapakita mo sa lalaki na may respeto ka sa sarili mo at hindi mo hinahayaan na ginaganyan-ganyan kanya at pinapalagaan mo sarili mo. Dapat makita ng partner mo na minamahal mong sarili mo. Dapat makita ng partner mo na pinapahalagahan mong sarili mo. Dapat malaman niya na hindi kanya pwedeng ganyan-ganyan ng habang buhay. Dapat maramdaman niya ang kawalan mo kapag ka ikaw ay umiiwas sa kanya, kapag ka sobra na siya sa'yo. Kasi kay inspired, yan talaga ang kailangan eh. Para ma-realize niya, ma-realize ang lalaking mahal mo o ng partner mo kung gaano ka kahalaga. Ang pag-iwas mo. Dapat marunong ka lang sabihin natin, matuto kang mag-pull away minsan. Dapat hindi mo hinahayaan na ganyan lagi ang sitwasyon, 'di ba? Kasi kapag nakita ng lalaki na marunong kang umiwas, pag nakita ng isang lalaki hindi mo siya pinapatulan, pag nakita ng partner mo na para bang pwede kang mawala anytime dahil sa sumusobra na siya, ang lalaki papahalagahan ka. Kakabahan niya na mawala ka. Dahil ikaw mismo umiiwas ka na eh. 'Di ba? Ang problema sa karamihan ng kababaihan ay ginagawa na nga ng lahat ng mali, masama. Pero nandiyan pa rin, nagpapakamartir, nakikipagtalo pa, nakikipag-away pa. Eh, imbis na maayos ang sitwasyon, imbis na matakot siya na mawala ka, mas lalong lalayo ang kanyan. Dahil masala mong pinapainit ang ulo niya pag nakikipagtalo ka pa sa kanya. At kung hindi ka man makikipagtalo, pinapakita mong martir ka. Nandiyan ka pa rin, yung iba sa inyo, kinakawawa na. Yung iba sa inyo, para bang di na minamahal, pero nandiyan pa rin. Dahil ang dahilan niyo, mahal na mahal niyo yung boyfriend mo, mahal na mahal niyo yung sawa mo. Pero ka-inspired dapat, ipakita mo sa kanya na hindi ka dapat ginaganyan-ganyan. Alam niyo mga ka-inspired, nasa inyo rin naman ang sikreto, nasa inyo rin naman ang solusyon dyan eh, sa loob niyo. Kung matutunan niyo umiwas sa isang sitwasyon na hindi niyo na-deserve, eh ang lalaki ay mapapaisip yun sa kanyang sarili. Dapat mapaisip ang partner niya, partner mo sa ginagawa niya sa'yo. Dahil kung hindi mangyayari yun habang buhay kanyang gaganyan eh, at hindi niya makikita ang halaga mo, patutong umiwas kapag sobra ng ginagawa niya sa'yo. Sa isang pinakasikreto upang pahalagaan ka niya at kabahan naman siya na mawala ka dahil ka-inspired, hindi naman talaga tama na inaabuso ka. At ang pangalawang sikreto mga ka-inspired para matakot ng isang lalaki o kabahan ng isang lalaki na mawala ka is be independent. Yan ang pangalawang sikreto dyan ka-inspired. Alam nyo, kaya ang lalaki hindi kinakabahan na mawala ka kasi feeling niya wala ka masyadong halaga at wala ka masyadong pakinabang. Real talk lang, di ba? Eh, pero pag independent ka, kumikita ka ng sarili mong pera, may status ka, may sarili kang diskarte sa buhay, di ka umaasa sa kanya, kaya mong bumili ng ganito, kaya mong gawin yan dahil meron kang sariling resources mo, di ba? Eh, lalaki, papalagahan ka. Kakabahan siya na mawala ka kasi alam niyang kaya mo. Kahit iwan ka niya, kahit na maghiwalay kayo, alam niyang kaya mo. Dahil may sarili kang diskarte sa buhay, independent ka. E, paano kung dumidepende ka lang sa kanya, dependable ka sa kanya? Eh, ang yabang niya sa'yo, masyadong mataas yung pride niya sa'yo. Isipin niya na hindi mo kaya kapag wala siya. Iniisip niya na ikaw yung kinakabahan na baka mawala siya. Yung mayabang tuloy sa'yo. At mababa pa ang value mo. Lalo na kang pakinabang.
Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo na magsumikap kayo sa buhay, dapat kumikita kayo ng sarili niyong pera upang ang lalaki ituring kang isang high value at kabahan siya na mawala ka at hindi tumaas ang pride niya sa'yo. Kaya mga kayong spark, be independent. Huwag laging umaas sa lalaki. Huwag laging umaas sa bigay. Huwag laging naghihintay lang. Huwag maging tamad. Huwag sumikap sa buhay. Abutin mo yung mga pangarap mo at ibanat mo yung mga buto mo. Maging independent ka at makikita mo na ang isang lalaki mas talo kong pahalagahan. At matatakot siya na mawala ka. Sapagkat ka-inspired, alam niya kung anong value meron ka. Alam niya na independent ka. Alam niya na ikaw ang may lakas ng loob na baka iwan mo siya. Dahil independent ka nga, ka-inspired, sa isang mga sikreto. Huwag mo ipakita sa lalaki na sa kanya alam doon may depende. Pati ang kaligayahan mo, pati ang mga gusto mo, pati ang buhay mo, sa kanya lang dumedepende, ang desisyon niya na lagi ang susunod. Dapat may sarili ka rin opinion, desisyon, at talaga naman kayong sort pag susumikap sa buhay, at kakabahan niya na mawala ka. Kaya iba sa inyo, magbalat ang buto, be independent, at ang lalaki ay talaga naman kakabahan na mawala ka dahil high value ka na kapag kaganon, ka-inspire. At ang pangatlong sikreto mga spark para kabahan ng lalaki na mawala ka is, huwag mo siyang pagbigyan sa lahat ng oras. Ismaks po niya ng pangatlo. Alam niyo mga spark kung bakit ang isang lalaki binabaliwala ka at low value ang tingin niya sa'yo? Dahil pinagbibigyan mo siya sa lahat ng oras. At ibinibigay mong lahat. Pati lahat ng pagmamahal mo, binubuhos mo na. Wala ka na halos nilira sa sarili mo. Baliw na baliw ka sa kanya at napaka-needy mo pa. Talaga namang ka-inspire. Yan ba ang pananaw mo sa buhay? Na kapag nagmahal ka, ibubuhos mong lahat, ibibigay mong lahat, baguhin mo na ang pananaw mo sa buhay. Dapat ka lang magmahal ng sapat. Ibigin mo din ang sarili mo. Ka-inspire, huwag mong ibigay lahat ng panahon mo sa kanya upang ang isang lalaki ay hindi bumaba ang tingin sa'yo at mas lalong hindi magsawa sa'yo at hanap-hanapin ka pa rin niya at maging mahalaga ka pa rin sa kanya at palagi ka pa rin niyang isipin sa isang mga sikreto upang ang isang lalaki ay kabahan na mawala ka. Dahil hindi ka palagi magbibigay ng panahon sa kanya at hindi mo ibubuhos ang lahat sa kanya. Alam niya na matalino ka. Alam niya na hindi ka sobra kong magmahal. Alam niya na kaya mo kahit maghiwalay kayo. Sa isa mga dapat niyang malaman, dapat niyang mapaisip sa kanyang sarili upang ikaw ay mas lalo niyang pahalagaan sa isa mga sikreto upang ang isang lalaki kabahan na mawala ka ka-inspired. At ang pang-apat na sikreto ka-inspired para ang isang lalaki kabahan na mawala ka is, palagi ka dapat nagpapaganda at nagpapasexy. Yan ang pang-apat kay Inspire. Hindi dapat mawala sa listahan yan. Sa isa palagi kong sasabihin sa inyo upang kayo ay lagi niyong matandaan yan. Dahil kay Inspire, kung ikaw ay palagi nagpapaganda at palagi nagpapasexy ang isang lalaki, talaga namang kakabahang mawala ka. Dahil hindi lahat ng babae kasing taas ng value mo. Hindi lahat ng babae lagi nagpapaganda at nagpapasexy. Yung iba puro dahilan, yung iba tamad, kaya naman ka-inspired. Huwag ka maging tamad, huwag kang puro dahilan sa sarili mo. Palagi kang mag-ayos, mag-self-improve upang ang lalaking mahal mo, ang boyfriend mo, ang asawa mo, ay lagi kang pahalagahan at lalo kanyang mahalin. Lalo siyang matakot na mawala ka at maagaw ka ng iba. Pero kung ikaw mismo, panindigan mo sa sarili mo na mahal ka naman niya, di ka naman niya iiwan kahit di ka mag-ayos, ay nagkakamali ka at magsisisi ka kapag ganyan. Yung iba kasi naniniwala na, sabi kasi ng boyfriend ko, sabi ng asawa ko, sabi ng partner ko, kahit naman daw mag-iba ang itsura ko, kahit naman daw pumangit ako, mamahalin pa rin daw niya ako, di niya ako iiwan, di niya ako ipagpapalit. Huwag kayong maniwala sa ganong kayong spot. Nasasabi niya lang yun sa mga panahon na yun dahil na may value ka pa, maganda ka pa. Kaya okay maniniwala sa ganon. Naniwala kayo, lalaki ako eh. Alam ko yan, ayaw namin ng mga babaeng pabaya. Ayaw namin ng mga babae na hindi nag-aayos ng sarili. Ayaw namin ng mga babae na hindi nag-aalaga ng sarili nila at hindi nag-i-improve sa looks nila. Ang mga babae dapat laging maganda. Ang mga babae dapat laging nagpapasexy. Kahit may edad ka na, kahit matanda ka na, kahit anong edad mo ngayon, huwag mong idahilan yan. Palagi kang mag-ehersisyo, palagi kang mag-invest ng mga pampapaganda sa sarili mo, palagi ka dapat mabango at nakaporma. Dapat ka-inspired. Ipakita mo sa buong mundo, lalong-lalo sa partner mo, na kahit anong mangyari, kahit anong edad mo, ano man ang sitwasyon nyo, at sino ka man sa mundong ito, ay dapat palagi ka pa rin nag-i-improve, nagpapaganda, upang respetuhin ka nila, anihin mo ang respeto nila, sapagkat ka-inspired mapaghusga ang mundo. Maraming judgmental ng tao. Dapat kontrolin mo kung anong dapat mong kontrolin. Yun ang sarili mo. Ayusin mong sarili mo at ang partner mo ay kakabahan na mawala ka. At iisipin niya na baka maraming umagaw sa'yo. Sa isang mga sikreto upang matakot siyang mawala ka, ka-inspired. At ang mga sikreto mga ka-inspired para kabahan ng isang lalaki na mawala ka is huwag kang palaging available sa kanya. Yan ang panin mga ka-inspired pinakahuli. Alam niyo mga ka-inspired, sa isang pinakatotoo, pinakasikreto sa lahat. Kapag hindi ka palaging available sa isang lalaki,
ay siguradong palagi kanyang papahalagaan sapagkat palagi kanyang maaalala at talagang tatakbo sa isipan niya at mas lalong tataas ang value mo. Yes, Max Part, lagi kanyang mamimiss. Hindi kanya pagsasawaan, kaya huwag kayong laging needy. Dapat hindi ka laging available upang ang lalaki ay laging sabik sa'yo, excited sa'yo, at nangungulila dapat lagi sa'yo upang ikaw lang palaging tumakbo sa isip niya at hindi siya matukso sa iba o ma-attract sa iba. Paano siya ma-attract sa iba? Ikaw nga yung nasa utak niya. Diba? Kaya naman, huwag kang laging available. Huwag kang laging text ng text, chat ng chat. Huwag kang laging magparamdam. Huwag kang laging ready lagi sa kanya. Huwag kang laging libre sa kanya. Ipakita. Ipakita mo sa partner mo na ikaw ay merong halaga sa pamamagitan ng nagtatrabaho ka, na may sarili kang kayod sa buhay, tuto pag may mga pangarap mo, hindi ka lang nakatambay sa bahay nyo, hindi ka lang nakatunganga at pala mo rin sa inyo, hindi ka lang lagi umaasa, isang babaeng may kwenta, isang babaeng sabihin natin may halaga, isang babaeng nakakatulong sa ibang tao at sa bansa, isang babaeng dapat pahalagahan sapagkat may sariling pagsusumikap sa buhay, ka-inspire sa inyo sa mga sikreto. Dapat magpaka-busy ka upang di ka maging needy at ang partner mo ay palagi kang hahanap-hanapin. Huwag kang laging available upang siya ay mas lalong matakot na mawala ka. Iisipin niya, ka-inspired, na hindi ka baliw sa kanya. Iisipin niya, iisip-isipin niya na hindi siya ganun kahalaga sa iyo. Pero ang totoo, mahal na mahal mo naman siya. Hindi mo nang ipapakita na baliw ka sa kanya upang di lumaki ang ulo niya at hindi tumaas ang pride niya sa iyo. Sapagkat ka-inspired, mahirap kapag tumaas ang pride ng isang tao sa iyo. Talaga namang medyo komplikado yan. Kaya naman, huwag mong hayaan na ipakita sa kanyang baliw ka sa kanya. Ang laging available sa isang pinakasikreto, sigurado ako ang lalaki, mas lalo kang mamahalin at mag-i-effort pa sa'yo. Mag-self-improve ka, magpaka-busy ka, huwag kang needy, at huwag kang laging available. Huwag kang laging magparamdam, huwag mabilis mag-reply. Ang lalaki, mababaliw sa'yo. At ang lalaki, laging hahanapin ka talaga at matatakot na mawala ka. Ka-inspire. So, Max Part din po, na maraming salamat, Max Part, sa pagtapos ng vlog nito. So, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, share rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po, Max Part, at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong i-upload na video. Sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, pakimess lang po sa akin Facebook, pakichat ako at ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming salamat, Max Part. Mag-iingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!